Ikatatlo ng Enero, Huwebes, bago mag-Epifania, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakita ni Juan Bautista si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya, "Hayan ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ito ang tinutukoy ko nang sabihin kong nagpauna na sa akin ang lalaking kasunod kong dumating sapagkat bago ako'y siya na. Hindi ko nga siya nakilala, pero dahil sa kanya, kaya ako pumaritong nagbibinyag sa tubig upang mahayag siya sa Israel." At nagpatotoo si Juan, "Nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakilala, ngunit ang nagsugo sa akin na magbinyag sa tubig ang nagwika sa akin. Kung kanino mo makita ang Espiritong bumababa at nananatili sa kanya, siya ang magbibinyag sa Espiritu Santo. Nakita ko at pinagtotohanan ko na siya nga ang hinirang ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nagpatotoo si Juan. Sa pasimula ng kanyang ebanghelyo, sinabi ni Juan Ebanghelista tungkol kay Juan Bautista, "May taong sugo ng Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para sa pagpapatunay, para magpatunay tungkol sa liwanag. Hindi siya mismo ang liwanag, kundi para magpatunay tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang nagliliwanag sa bawat tao." Ito ang ginagawa ni Juan Bautista sa Ebanghelyo. Tinutukoy niya si Jesus bilang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang magbibinyag sa banal na Espiritu at ang Anak ng Diyos. Alam ni Juan ang kanyang misyon at tinutupad niya ito. Inihanda niya ang mga tao na magsisi, ngunit alam niyang si Jesus lamang ang makapag-aalis ng kanilang mga kasalanan. Pagsasagawa, sa isang kongreso sa ebanghelisasyon na ginanap sa Philippine International Convention Center, nagbigay si Padre Raniero Cantalamessa, Franciscan, ng napakagandang panayam kaya binigyan siya ng standing ovation ng mga tao. Nang makita niya ito, lumapit siya sa krusipiho at itinuro niya sa mga tao si Jesus na nakapako sa krus.